Hello guys, Benji Palaroan. Ito na naman tayo sa ating reaction video dito sa tinatawag nating matinding event sa ating bansa ngayon, ang i-react ko. And this regarding about ABS-CBN co-warranto petition ng ating Pangulo or yung pinail ni Attorney Kalida sa naturang malaking network na ABS-CBN. Matagal akong hindi nag-react dito dahil kasi chine-check ko yung mga news and yung mga facts o ano yung information na magagather ko dito sa itong issue na to, itong nangyayari ngayon. So, ano ba ang ayaw kasi yung yung agad magre-react ko regarding lang para magkaroon na ako ng views or something na ganyan or mag-viral lang video. Gusto ko malaman din ano yung talaga bakit kinasuhan or bigyan ng kwarto kwarto yung ABS-CBN ni Attorney Kalida. Alamin natin ang ABS-CBN malaking kumpanya yan. Panampan ni Marcos, andyan na yan. And napasarado ni Marcos yan. And because of EDSA Revolution, na-open rin ang ABS-CBN. And bata pa ako noon, marami na rin na-advertise, hate advertising kay Marcos si ABS-CBN after the People Power Revolution. Dahil yun yung naalala ko. Eh, I'm not against with ABS-CBN. I'm not a pro ABS-CBN. Gusto ko kasi malaman ano yung reason. Kasi may batas tayo. Yan. May batas tayo na sinusunod. Okay. Ang mahirap lang dito sa Pilipinas, ano yung sinabi ng media, yun na yung judgment ng ibang tao. Yun yung mahirap eh. Hindi na sinusunod yung ginawang batas o law. Dahil kasi porke na working sinabi ng media, yun ang sinusunod natin, pinagkakatiwalaan natin. It's a big responsibility ang pag-disseminate ng information. Yun yun. And I think merong pagkukulang si ABS-CBN doon. So, balik tayo. Ano yung mga final ni Kalida? Yung co-warranto. Okay. Yung co-warranto, nagamit to kay Justice Sereno. But I'm not a lawyer. I just a wannabe lawyer. But sana, and nag-research naman ako kahit paano. Ano ba yung mga final ni Attorney Kalida? Kasi yung iba kasi hindi nakakaintindi na nung hindi pa alam yung information ano yung kaso. Ang mahirap lang kasi sinasabing dinideprive yung press freedom. Hindi dinideprive yung press freedom kasi until now nagbo-broadcast pa rin yung naturang channel. Yung naturang kumpanya. So, hindi siya yung after that, pagka-file, huwag ka na mag-broadcast. Burado ng ABS-CBN, di ba? Saka yung iba niyang mga subsidiary na kumpanya. So, hindi siya kaso ng depriving press freedom. So, very exaggerated lang yung mga taga-ABS yun. Dahil tinitira sila, yung press freedom na yung dinideprive. So, itong nakakatawa. Kasi, lawyer ang ating presidente. Lawyer din si Attorney Kalida. So, alam nila yung mga legal entities or legal procedures about the naturang franchise law. Okay? At alamin natin sa Congress ang pag-renew ng prangkisa. Ang tanong lang dito, napapalo ba ng ABS-CBN yung prangkisang yon? O sakop ba ng prangkisa ng ABS-CBN yung mga iba nilang operation? Yun. Alamin natin. So, una, ano yung pinail ni Kalida? Para malaman natin, kasi mahirap lang lang tayo mag-relate tayo sa news. Nabasa ko to, napanood ko yung isang video ni
TP o Thinking Pinoy, at inexplain niya in layman's term ano yung mga pinail ni Attorney Kalinda doon. So alamin natin yung una, na-violate ng ABS-CBN yung franchise to permit to air to broadcast yung frequency na free broadcasting. Okay? Kasi ang file, ang kanilang prangkisa sa ABS-CBN na pinail nila doon sa Congress ay free broadcasting. Yun. Kasi yun lang yun. Eh ngayon, ang ginawa ng free broadcasting ginagawa nila, pwede siyang gumamit yung frequency channel 2 at free yung broadcast na ano, ang ginagamit nila. Hindi paid broadcasting. Paano naging paid broadcasting? Ito yung explain nila dito. Yung pangalawa is yung KBO pay-per-view. Okay. Free. Kasi yun yung pay-per-view. Yun. Yung pay-per-view na tinatawag, magbabayad ka in a certain papalabas nila. Halimbawa, kung mayroong boxing na ano, walang advertisement yun. Straight yung event. Ikaw maunang manunood yun. Magbabayad ka, but they're using the free frequency. Hindi paid. So, hindi sila nagbabayad sa gobyerno. O hindi ito yung tinatawag na hindi sila nakakakuha ng permit. Sabi dun sa file ni Kalida, hindi sila kumuha ng permit para dun sa pay-per-view na tinatawag, which is yung KBO. Yung 30 pesos kung meron kang ano. So meron ring mga file yan. Ang maganda kasi dito, binibigay talaga nila yung ano, yung details. Yun yung isang violation. And because of that, merong silang paid na pay-per-view, ginagamit nila yung frequency na free frequency, which is yung nakasal sa nila. And meron silang subsidiary na tinatawag na ABS-CBN Convergence na tinatawag, which is yun yung parang nabili nila yung franchise na yun, yung franchise ng kumpanyang yun, which is formerly Multimedia Telephony Incorporated yata, yun yung company, nabili ng ABS-CBN yun. At may franchise yun. Ang mahirap lang doon, ito yung pangalawa, ang mahirap doon is yung pangalawang yun, yung nakabili niyang franchise, nabili niyang company, may sariling franchise. Oo. Kaso, ginamit nila yung franchise ng lumang company. Hindi nila pina-approve sa Congress. Yun. Yun yung pangalawa. Hindi nila in-approve yung sa Congress yung lumang franchise yun. Kung i-approve. Kung maga, sige, gamitin na lang natin yung lumang franchise ng ano. Eh, nabili nila yun. Diba? Hindi nila inayos yung mga yung mga papers ni Sir Permit dun sa pangalan ng pangkisa, which is ngayon yung Multimedia Telephony na yun incorporated something ay ngayon ay ABS-CBN Convergence, parang yan yung online yata nila, hindi ko pa alam, basta subsidiary nila yun. And number 3 is yung PDR, Philippine Deposit Receipt. Okay, ito naman, yung Philippine Deposit Receipt, merong pinabas si ABS-CBN na parang ikaw yung kabayo na pupusta ka, na parang nag-invest ka. Parang weird, di ba? Kasi parang sa, ano yan, sa Rappler, sabi daw, kuha ka ng share ng kumpanya, kaso wala kang right to speak out. Eh, meron tayong batas or constitution na ang multimedia company or yung broadcasting company ay dapat 100% owned Filipino. Eh kaso, meron silang mga investor na dayuhan. Yun.
Kasi ang mahirap dyan, sabi ko, winter service sa Filipino, okay, maganda servisyo. Eh, for me kasi, hindi din eh. Kasi, maganda yung mga iba yung movies, iba yung mga programa. But yung pagdating sa pag-disseminate ng information, like the news, ay patama sa mga sa gobyerno. Hindi nakakatulong. Nakakasira. And secondly, na-turn off ako sa channel yung pinalabas nila yung campaign ni Trillanes. Naging political sila. Parang namimili sila ng politiko na kanila. Eh, meron tayong fair election. Tawa. Yan. Yung mga na-turn off ako eh. So, yun yung PDR. Yun. For same rin, may dayuang entity na may right or shares dun sa kumpanya. Which is bawal yun talaga. Like kasi, malaking part of influencing a stabilized country ang communication. And hawak ng ABS-CBN yung communication yun. Anytime, ano yung broadcast nila dun sa TV nila, sa signal nila, malalaman ng buong bansa. It is a big responsibility. Kung ang dayuan, ang may-ari niyan, makaka-apekto sa pag-disseminate ng information. Kaya ganun galit na galit si, syempre, si ating presidente dahil false or minsan bias yung kanilang pagsasa report about kay President Duterte. Eh kahit ako naman eh, kung may mga bias na information at plus yung meron pang sisirain ako sa election, syempre maaalala ko yun, magagalit din ako. As a, ano, sinisirahan ka, tapos ginamit pa, puro bata, yung ginamit. So, dun na turn off talaga yung ating presidente. Kung kayo, on the feet of the president, maiinis siya, mababadtrip rin, magagalit din na niloko na, nagbayad na ako, tapos hindi naman yung pinalabas yung aking campaign ad. Inunin nyo pa kayo yung kabila, which is nakakasira pa, tapos puro bata pa yung pinalabas. So, naging political lang. So, yun yung ating, ano, yun yung finale ni Kalida na alam ko na naintindihan ako doon sa sinabi ni Sir TP. And, dapat nating malaman to dahil malaking history to sa ating bansa. Kasi, itong, ano, malaking kumpanya, kinakalaban ng malaking kumpanya, ang ABS-CBN, malaki ang impluensya niya sa mga aspeto ng ating bansa. But ano ba ang mananig? Ang hinahing ng mga artista ng ABS-CBN at saka yung mga boss nila o yung dapat na hinahing ng sambayang Pilipino? Yun ang dapat natin ang ating hinahing. Dahil kasi malaking issue to, alimin natin talaga at subaybayan sa susunod na araw yung sa Congress kung talagang irinig nila yung rangkisa at ano yung mangyayari doon sa co-warranto petition ni Attorney Kalida. Yun. So, yun lang para magkaroon kayo ng information ano yung pinail. Dahil kasi, ang ganda kasi yung ang ganda ngayon yung nangyayari dahil kasi meron ng natawag na sariling pag-iisip ang gobyerno. May sarili silang ginagamit na nila yung mga legal procedures ng government. Kasi hindi ito nangyayari mong past 30 years. Kay Duterte lang, honestly. Na inaalam niya yung mga tamang legalidad. At saka, maganda nga yung ganung leader eh. Diba? Hindi lang siya status quo. Binabago niya yung ano, ginugulo niya yung mga status quo at ini-improve niya. Kasi ganun ang leader.
Okay? So guys, ito lang ang aking reaction video about doon sa ABS-CBN co-warranto na final ni Atty. Kalida. So subaybayan natin ano pong mangyayari dahil kasi marami tayong matututunan dito at marami rin tayong nangyayari. So guys, so I'm signing out sa video na ito and please subscribe to my channel and press the bell button kung meron kayong update sa aking mga video and follow me on my official Instagram guys. So have a great day guys. So subayan-bayan ko pa tong isyong to and thank you very much. Thank you so much for watching. See you again on my next video.